Para sa akin, one of the most fascinating things in the world of nature is the seed. Ang buto ay napakaliit. Pero pagka itinanim mo ito, ito'y lalago. Later on, magiging puno. And then magbubunga. Ito ay comparable sa gospel message patungkol kay Jesus, na si Jesus, lahat ng sumasampalataya sa kanya ay maliligtas. In fact, ang sabi sa James chapter 1 verse 21, "Therefore, put away all filthiness and rampant wickedness, and receive with meekness the implanted word, which is able to save your souls." So yung gospel, kinumpare ni James sa isang implanted word, sa isang word na naitanim. At ito daw ay magdudulot ng kaligtasan sa atin. Pero hindi lang ito nagdudulot ng kaligtasan. Ang sinabi rin dito, ito ay nagpo-produce ng bunga, the fruit of righteousness. And the gospel, kapag ito ay deeply implanted sa iyo, should transform you and get rid of all filthiness and wickedness. One good example of this is found in Galatians chapter 2 verses 11 to 14, na kung saan inoppose ni Apostle Paul si Peter. Bakit? Kasi si Peter, nakikikain siya or nakikifellowship siya with the Gentiles, mga non-Jewish. Pero in verse 12, nung may nakita si Peter na mga Hudyong paparating, from the circumcision party, sineperate niya yung sarili niya sa mga Gentiles. At ang sabi ni Paul sa verse 14, "But when I saw that their conduct was not in step with the gospel or the truth of the gospel, I said to Cephas before them all, 'If you, though a Jew, live like a Gentile and not like a Jew, how can you force the Gentiles to live like Jews?'" In other words, ang sabi ni Paul, there is such thing as not being aligned or not in step with the truth of the gospel. At bakit niya inikusahan ng ganito si Peter? Kasi si Peter, nung nakita niya yung mga Hudyo from the circumcision party na paparating, nung sineperate niya yung sarili niya from fellowshipping with the Gentiles, parang namumuhay pa rin siya as if merong division between the Christian Jews and the Christian Gentiles. Pero ang gospel, dapat inabolish na niya itong division na ito. Kasi ang gospel justifies us, both Jews and Gentiles that are in Christ. We are all declared right, justified, and so lahat tayo ay we belong together at magkakapatid tayo sa pananampalataya. So ito, makikita natin na hindi akma yung conduct or pamumuhay ni Peter sa gospel at this point in time.